Panginoon, sa banal na templo ang Diyos sa awitan, purihin sa langit ang lakas niya taglay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Patuloy po ang ating panalangin sa Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio upang ipagdasal kayong lahat na naririto ngayon at nakikilahok sa ating banal na pagdiriwang kasabay ng ating pagdadasal at pananalangin para sa lahat ng mga nagpamisa ngayong umagang ito, sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng FB live streaming, ganun din po yung mga sumusubaybay sa atin sa ating Archdiocesan Radio Station, ang 99.1 Spirit FM, ganun din po sa ating Galaxy Cable at sa TV Maria na nakakasama lamang natin sa pamamagitan ng mga media na yan. Special prayer intention para sa lahat ng mga may sakit na nanonood sa atin ngayon at sumasama sa pamamagitan ng banal na misa, lalo na po yung mga nasa Amerika, nasa Canada, nasa Europe, sa Italia, sa Asia, na mga overseas Filipino workers natin, nakasama natin ngayong oras na ito. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Ihingi natin ito ng awa at patawad sa Diyos. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak,
ay pagkaluban mong makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, katakataka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog, gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaak at Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Naririnig ko ang daing ng aking bayan at alam ko ang pangaaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya, papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan. Sumagot si Moises, sino po akong haharap sa Paraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan. Sabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoo'y papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang Panginoong niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang puon ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ang inapi, ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkatipi na hayag niya, ari siya ng mga aba. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa may mga kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at iyong marapating pagpahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan ba'y sumagi na sa inyo ang kaisipang ito? O naitanong nyo na ba ang tanong na ito? 50 years after you die, sa tingin ninyo, may makakaalaala pa kaya sa inyo? Sabi ni Sister Lisa, "Father, wala na." 50 years after you die, sa inyong tingin, may makaalaala pa kaya sa inyo? Wala na. At katotohanan po yan. Maliban na lang kung tayo ay katulad ng mga inventor, sina Charles Darwin at kung... Pero kahit sila, sina Thomas Edison, pero kahit sila, ang maalaala lang natin ay yung maliit nilang nagawa sa sanlibutan or yung kanilang contribution. Hindi na natin alam yung detalye tungkol sa kanila. Now, kung yan ay katotohanan, bakit natin masyadong pagtutuunan ng pansin ang mga bashers natin sa social media? Bakit natin pinagbubuhusan ng pansin yung mga taong itinitsismis tayo at sinisiraan tayo? Bakit kinukonsume natin ang energy natin na halos maghapon, dalawang araw, isang linggo, isang buwan, at kung minsan taon, yung mga sakit na galing sa mga taong di naman mahalaga sa buhay natin, ni hindi nga natin siguro sila kilala eh. Because after 50 years or after your death or 50 years after your death, wala na tayo. Wala nang makakaalaala sa atin. At sa ganyang katotohanan, ano ang mas mahalaga? Ano ang mas importante? Ang mas importante ay ang ngayon. Make the most of the now. Dahil yun ang pagkakataon para mas payabungin natin at pasayahin ang nalalabing araw ng pagtigil natin dito sa mundo. At papaano natin, how do we make the most of the present moment? Relationship. And when I say relationship, quality relationship. Kanino? Relationship sa Diyos, relationship sa mga mahal natin sa buhay, and those who matter to us. Yung mabuting balita na narinig natin, hindi man directly sinasabi ng Panginoon, iniinganyo tayo na ayusin at pagbutihin ang ating relation sa Kanya o relationship sa Kanya. Dahil yun ang mas mahalaga. Kaysa sa mga hurts,
mga disappointments, mga bashers, mga chismoso at chismosa sa buhay natin. Kasi pagkatapos ng ilang panahon, ang lahat ng iyan ay lilipas. Sapagkat hindi sila mahalaga. Ang mahalaga ay mapalalim natin ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa mga taong mahalaga sa buhay natin. Quality relationship. Bakit mahalaga ang pananampalataya at relasyon sa Diyos? Sabi nung isang manunulat, ano ang nagagawa ng payong kapag umuulan? Ang nagagawa ng payong ay hindi naman niya napapatigil ang ulan. Pero pinoprotektahan niya tayo sa ulan para hindi tayo mabasa at magkasakit. Ganon din ang pananampalataya at relasyon sa Diyos, mga kapatid. Hindi napipigilan ng pananampalataya at pakikipagrelasyon sa Diyos ang mga pagsubok at trial sa buhay. Pero ang malalim na pakikipagrelasyon at pananampalataya sa Diyos ay magpapatatag sa atin sa gitna ng malaking challenge at pagsubok natin sa buhay. Kaya napakahalaga niyang pakikipag-ugnayang iyan sa Diyos. At ang mga taong may malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos at pakikipagrelasyon sa kapwa ay siyang tanging magkakaroon ng meaningful and significant existence habang nandito sa lupa. At yun naman ang hinahangad natin. Put in one word, or summarize in one word, ang ibig sabihin lang yan ay happiness. Kung gusto nating maging masaya, huwag nating pagtuunan ng pansin ang mga bagay na wala namang kwenta. Hayaan nyo yung mga naninira sa inyo. Hayaan ninyo yung mga nakasakit sa inyo. Pananagutan nila yon. Hayaan nyo na yung mga lumoko sa inyo. Ang pagtuunan ninyo ng pansin ay palalimin ang pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa mga taong mahal natin sa buhay, sa ating sarili, upang magkaroon tayo ng ganap na buhay. Tatandaan natin, 50 years after we die, wala nang nakakaalaala sa atin. At sa katotohanan yan, ang pinakamahalaga ay lagi tayong naalaala ng Diyos sapagkat meron tayong malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan. At tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso, tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami aja sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakay. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa ko. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay patuloy nating isinasagawa ang pagsasaayos ng extension area at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito, mangyaring makipag-ugnayan lamang po kayo sa opisina ng parokya o sa ating pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Kligo or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Paalala rin po na huwag na tayong mag-iwan ng anumang kalat sa ating mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo po ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay kalang sa ating Panginoon. Ikalima, bahagi ng layuning pagpapaunlad o ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ika-anim, bukas, July 20, ay magkakaroon ng pagsasama-sama dito sa atin ng mga bumubuo ng mga dambana at basilika sa Archdiocese ng Lipa. Kaugnay nito ay sa ikapito ng umaga at ikalima lamang ng hapon ang ating mga misa sa araw na iyon. At sa darating na 23 ng buwan, ito po ay Linggo, ay araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing masses at healing liturgies na may pagpapahid ng langis ay sa ikasyam ng umaga at ikalima lamang ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maaari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan.
upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala ng kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aaral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.